What's up? Kamusta mga bok? This is Bok Time. At welcome back para sa panibagong video. Ang babala ni Dunaire at update sa Spence at Crawford. Pag-usapan natin yan mga bok. Pero bago ang lahat mga bok, don't forget to click that subscribe button at ang ating notification bell para maging updated kayo sa ating mga future uploads. What's up mga bok? Pag-uusapan natin ngayon ang balita patungkol sa naging pahayag ng ating former WBC Bantamweight World Champion The Flash Nonito Dunaire Jr. Sumatapos nga po ang brutal na pagkabigo ng ating pambato na si Dunaire nitong nakaraang buwan ng June kontra sa ngayon Unified WBC, WBA at IBF Bantamweight World Champion The Monster Naoya Inoue ay nagbigay ng babala ito sa kasalukuyang WBO Bantamweight World Champion na si Paul Butler. Ayon sa article na matatagpuan sa BoxingScene.com, ay sinabi ni Dunaire na dapat daw gamitin ni Butler ang game plan na plano daw sanang gamitin ni Dunaire kontra kay Inoue noon. Pinag-aralan daw ni Dunaire ang naging galaw ni Butler sa naging huling laban nito kontra sa ating pambato na si Jonah Sultan at napansin daw ni Dunaire na madalas ay inaabot at hinahabol daw ni Butler ng suntok si Jonah Sultan. Kaya naman para kay Dunaire ay sobrang delikado daw ang pumirme sa iisang pwesto lalo pat ang makakalaban ay ang The Monster ng Japan na nagtataglay ng isang malakas na body shot na minsan ang nagpatumba sa kanya noon. Kaya naman ayon kay Dunaire ay huwag daw gayahin ni Paul Butler ang mga pagkakamaling nagawa niya sa laban kontra kay Inoue lalong-lalo na ang makipagsabayan dito. Magagamit daw ni Butler kay Inoue ang kanyang bilis na siyang ginamit nito kay Sultan pati na ang kanyang mga jabs at lateral movement sa laban. At dahil kitang-kita din daw ni Dunaire na sobrang kumpiyansa din daw umano si Butler sa kanyang sarili at sa paraan kung paano nito tinalo si Sultan, kaya naman ito daw ang magiging the best fighting style kontra kay Inoue. Minsan na din pinatawag ng Probellium si Butler upang labanan ang naghahamon sa kanya na si Sonny Edwards, pati na din ang pangpito sa rankings ng WBO na si Lee McGregor. Ngunit parehas nga po ito ay tinanggihan ni Butler dahil isa lang ang gusto nito, ito ay walang iba kundi ang isang undisputed showdown kontra sa unified champion na si Naoya Inoue. Kaya kayo na po ang umusga mga buo kung kakayanin o tatagal nga ba ang isang Paul Butler sa isang Naoya Inoue. Sa kabilang banda naman mga buo, negosasyon sa pagitan ng Unified WBC, WBA at IBF Welterweight Champion Errol Spence at WBO Welterweight World Champion Terence Crawford ay malapit na maikasa. Ayon sa article sa Boxing News 24, ay target daw gawin ang laban ngayong buwan ng November 12 at ito ay gaganapin sa Las Vegas at ipapalabas naman ito via Showtime Pay-Per-View. Malaki na ang posibilidad na matutuloy na ngayong November ang bakbakang Crawford at Errol Spence. Ito ay dahil kasalukuyan na ding inaayos ang mga undercard kung saan kasama si Eamon Tastenionis na may hawak naman sa regular WBO welterweight title. So magiging magandang laban to, parehas bata at undefeated na may mataas na knockout percentage. Pero hindi pa po final ang negotiation mga book. Pero dahil nga ito ang pinaka-inaabangan na laban sa 147 pounds welterweight division, ay asahan po natin na kung hindi ito maikasa ngayong November, ay maikakasa naman ito ngayon taon. Kaya abangan na lang natin ang mga susunod na balita. Hanggang dito na lang po muna tayo. Maraming salamat, mga book! Mga balitang boxing, basta kay Bok Time, Bok Time, laging sport time.